It's me again, pating ako. Mga kapating, naka-schedule ngayon ang aking asawa para maggupit ng buhok. Actually, pag naggugupit kami ng buhok, kami-kami na lamang din ang naggugupitan. Hindi na kami pumupunta sa parlor kasi masyadong mahal. At ganyan talaga din ang buhay namin dito sa ibang bansa. Kung saan ka makakatipid, doon ka. Tara, samahan natin siya, mga kapating. Ayan yan. Ikaw ang manggugupit sa sarili mo lang. Kasi pag pupunta ka sa parlor, mahal ang paggupitan. So, I think ang pagpapagupit, I think cost, magkano yun? 6 pounds ata? O 7 pounds? So, imbis na ibayad mo, igupit mo na lang sa sarili mo. Kaya ang ginawa ng asawa ko, bumili siya ng razor para at least kahit papano, anytime, magugupitan na lang niya yung sarili niya kaysa sa pupunta ka pa nga naman doon sa parlor, magbabayad ka pa. So, ibili mo na lang ng pagkain mo. Yan. Sariling sikap. Ang panggugupit. Patingin nga akong pogi. Patingin? Jepoy? Ayan ah. Ayan. Pero mga kapating, ako din ang mag-aayos yan mamaya. Magpa-final touch sa likod niya, tsaka sa mga sides. Tulungan, kumbaga. Yan. So, ako na ngayon ang magpa-final touch sa ginupit ng asawa ko. Laging ganyan ang ginagawa niya. So, ako lagi ang taga-final touch ng kanyang gupit. Although, marunong naman talaga akong gumupit. Babae man o lalaki, kayang-kaya ko naman. Kasi, nung nasa Saudi pa ako, eto na yung, eto yung sideline ko dati nung nasa Saudi ako. 10 riyals per gupit sa Saudi. Kaya pag nasa ibang bansa ka talaga dati, kailangan mo talagang gumawa ng paraan para magkaroon ka lamang talaga ng extra income. Kaya nung nasa Saudi ako, ito ang aking, isa sa aking mga sideline, ang panggugupit. At saka nagtitinda rin ako dati nung hindi pa uso ang internet ah. Nagtitinda pa ako dati, that was way back, I'm speaking way back in mga 1998 or mga earlier ng 2000, ganon. So, hindi pa gaano uso ang internet dati. So, ang ginagawa namin dati sa Saudi, nagtitinda ako ng mga cards, yung mga, anong tawag doon dyan? Yung mga Globe, Smart, ganon, yung mga PIN number. Sinesend sa akin ng asawa kong ito. So, boyfriend ko pa siya dati noon. Sinesend niya sa akin. At ako naman, ang binibenta ko, 30... Magkano na ba yung Jeff dati? Jeffoy? 10 riyals ba? Mga ganun yata. Binibenta ko dati. Nakalimutan ko naman kung magkano ang presyo ng ano ko dati. Pero, nakaipon ako noon. Pinapabili ko sa kanya yung mga cards, mga Globe, Smart. Tapos yung mga kasamahan ko dati sa flat na mga Pilipino, bumibili sa akin ng PIN number. At yon ang kanilang ginagamit pantawag overseas sa Pilipinas, sa mga mahal nila sa Pilipinas. Kaya ganyan. Kaya hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Kailangan kumayod. At saka yung mga, kung gusto mo rin makatawag sa mga mahal mo sa buhay, yon mga kasamahan ko talaga, nagtitiis na bumili kahit medyo mahal ng konti ang bayad ko. Pero, parang pag kinonvert mo sa peso at saka sa real, parehas lang din ang presyo. Nakalimutan ko na nga lang kung magkano ko binibenta dati per pin. Yun ang mga tanging
extra income ko dati. So ngayon, dahil nandito naman kami sa ibang bansa with my family, hindi kami pumupunta sa mga ano, sa mga parlor para magpagupit. Kami-kami na lang ang naggugupitan. Ganyan ang buhay sa ibang bansa. Tipid-tipid, kumbaga. Hindi naman kasi madali ang buhay dito sa ibang bansa. Kailangang marunong kang mag-PS. Magsumikap. At dapat may tiyaga. Kung wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Ayan, okay na yata tong ano, final touch ko sa iyo. Sandali lang, parang ano. Oh. Yan, yung final touch ko sa ulo niya. Ayan. I think okay na, pati nga. Ayan, okay na siya. Sana mga kapatid, nagustuhan ninyo ang aking video. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na! At huwag kalilimutang i-click ang notification button para laging updated sa aking mga susunod pang videos. Bye!